Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi nayanig ang kampo ni na Senate President Vicente Soto III at Senator Panfilo Lacson sa napipintong pagtakbo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa vice presidential race sa 2022 elections. Welcome development ito para kay Soto na naghayag na ng kanyang planong kumandidato sa pagka-vice-presidente, katandem ni Lacson na tatakbo naman sa pagkapangulo. Iginiit pa ni Soto na mabuti na rin na inihayag ito ng PDP laban para matapos na aniya ang espekulasyon. Para naman kay Lacson, determinado siya sa kanyang plano at wala na aniyang atrasan sa pagtakbo niya sa presidential race. Samantala, palaisipan naman kung sino ang magiging running mate ni Pangulong Duterte kapag tumakbo sa vice presidential race. Ito'y makaraang sabihin ni Senator Christopher Bongo na hindi siya interesadong tumakbo sa pagkapangulo. Taliwas ito sa nauna niyang pahayag na makukumbinsi lamang siyang tumakbo sa presidential race kung si Pangulong Duterte ang kanyang katandem. Ipinagtanggol ng Malacanang ang 36 billion pesos na anti-terrorism budget para sa susunod na taon. Ito ay matapos questionin ng ilang mambabatas ang intelligence, confidential, counterinsurgency fund na nakapaloob sa panukalang 2022 national budget. Sa naturang pondo, nasa 8.6 billion pesos ay ilalaan para sa intelligence and confidential expenses, habang 28.1 billion pesos ay ilalaan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi nawawala ang banta sa teroristang grupo maging sa mga criminal syndicate kahit may pandemya. Tinukoy ng kalihim na isa sa dahilan ng pagre-rebelde ay ang kahirapan at pagkagutom. Dagdag pa ni Secretary Roque na bahagi ng podo ay napupunta rin sa pamilya ng mga napapatay na sundalo at polis sa kampanya ng pamahalaan laban sa mga terorista at mga kriminal. Kailangang paigtingin ng local government units ang paghanap sa active cases upang maiwasan ang community transmission. Ayon kay DOH spokesperson Maria Rosario Vergere, importante ang pagpapabakuna at pagsunod sa health standards. Nitong Lunes, nagtala ang Pilipinas ng 18,332 COVID cases sa loob lamang ng isang araw na pinakamataas na daily rate mula na magsimula ang pandemya. Nauna na rin nagbabala ang Okta Research na anumang araw ay maaaring umabot sa 20,000 ang daily COVID-19 cases. Samantala, pumayag na mga local government units sa National Capital Region na mabakunahan ang mga residente sa ibang mga lungsod. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chair Benhur Abalos na kailangan lamang na magparehistro at magpaschedule ang mga residente sa ibang lungsod. Kailangan din na kumuha ng QR code ang mga nagnanais na magpabakuna sa ibang lungsod. Plano ng LGU sa NCR na palawigin hanggang sa Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite ang pagbabakuna. Sa ating COVID-19 update, mula sa mahigit 18,000 na pinakamataas na naitalang COVID-19 cases sa loob lamang ng isang araw, bahagya itong bumaba. Nakapagtala ang Department of Health ng 12,067 ngayong araw ng Martes, August 24. Nasa 127,703 ang bilang ng mga active cases at mayroong higit sa 14,000 ang gumaling o kabuuang 1,709,724 sa buong bansa. Sa kabuuan ay umaabot na sa 1,869,691 ang naitalang COVID-19 cases, habang ang bilang ng namatay ay umaabot na sa 32,264. Para sa Kidlat News Update, Renzel Linon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.